Magluto naman tayo ng pata kare-kare. At ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa recipe na to. Umpisa na natin. I-prepare muna natin yung atsuete. Ito yung magbibigay kulay dito sa ating dish. Nilagay ko lang yung atsuete sa isang bowl at maghahalo lang tayo ng mainit na tubig. Ibabad lang natin ito ng 10 minuto. Simple lang ang kailangan nating mangyari. Kailangan lang nating ma-extract yung kulay galing sa atsuete. Kaya naman, hahaluin pa natin ito gamit ang kutsarita. Kailangan kumapit yung kulay ng atsuete dito sa tubig. At pagkatapos na i-filter lang natin, kailangan lang natin dito yung tubig. Yung atsuete seed, okay na yun, pwede na natin itapon. Pakulo lang muna tayo ng tubig. Papakuloan lang natin itong pata. Ito yung tinatawag na unang pagpapakulo. Mga 20 minutes na pagpapakulo, okay na to. Mapapansin ninyo na pagkatapos nating pakuluan, lumalabas ng impurities, lumulutang na. So, ang gagawin natin dyan kapag lumabas ng impurities, itong tubig itatapon na natin. Itong pata naman, huhugasan natin in running water. At iset aside natin. Pwede na natin lutuin yung ating kare-kare. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang malinis na cooking pot. At igisa na natin yung sibuyas at yung bawang. Una kong igigisa yung sibuyas. Ito'y dilaw na sibuyas na chinap ko lang. Pwede kang gumamit ng pulang sibuyas. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. At ilagay na natin yung bawang. Itong bawang naman ay dinikdik ko lang at pagkatapos ay hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Itutuloy ka lang yung pag-isa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At mas maganda kung medyo brown na rin yung bawang. I-ready na rin natin yung pata na pinakuluan natin kanina dahil ilalagay na natin dito. Once malagay na natin yung pata, ang ginagawa ko, niluluto ko lang yung bawat side ng mga 30 seconds. At pagkatapos ay hahaluin ko lang ito. At kailangan pa natin palambutin itong pata. Kaya naman pagkatapos natin itong igisa, maglalagay lang tayo ng tubig. Yan, papakuluan pa natin ito ulit. Yung tagal na pagpapakulo depende yan sa quality ng baboy. Pwedeng isang oras hanggang dalawang oras hanggang sa tuloy ng lumambot itong pata. Kung kayo naman yung nagmamadali, pwedeng kayong gumamit ng pressure cooker. Takpan lang natin itong ating lutuan. At sa oras na mapalambot na natin yung pata, pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients. Gumagamit ako ng pork cube. Ito yung Knorr pork cube para dito sa ating pata kare-kare. Nang sa ganon, mas maging buo yung lasa ng pork. Mas nakakatulong ito. So, ilalagay na natin itong ating pork cube. At hahaluin ko lang. At hindi magiging kumpleto itong kare-kare kung walang peanut. At ang peanut ingredient natin ay peanut butter. Ito yung shortcut. Pero mas maganda kung meron ko yung giniling na mani. Yan mas authentic. Para sa recipe na to, peanut butter lang muna ang gamit natin. Para madali lang i-source yung ingredient, haluin lang natin mabuti. At pabayaan lang natin itong maluto ng mga 8 minutes. Ngayon naman, ibigyan na natin kulay itong ating kare-kare. Ilagay na natin yung annatto water o yung atsuete water. Ito yung kaninang finilter na natin na tubig. Yung pinaghalo natin doon sa atsuete seed. Haluin lang natin mabuti. At para kumapal o lumapot yung texture, maglalagay lang tayo dito ng cornstarch na dinilute natin sa malamig na tubig. Mga 1/4 cup to 1/2 cup na malamig na tubig at yung cornstarch paghahaluin lang natin. At unti-unti nang lalapot itong ating sauce. Titimplan lang natin ito ng salt at ng ground black pepper. At pagkatapos, ilagay na natin yung mga gulay. Uunahin kong ilagay yung talong at isusunod ko kagad yung sitaw. Haluin lang natin at iluto lang natin ito ng 5 minuto. At makaraang 5 minuto, pwede na natin ihalo yung pechay o yung bok choy. Takpan lang natin itong ating cooking pot pagkalagay nitong bok choy at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 2 minuto pa. Pagkatapos ay ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. At para makumpleto itong ating pata kare-kare, samahan na natin ito ng bagoong alamang at iserve na natin. Ito na ang ating pata kare-kare.
Tara, kain na tayo!